Hi guys, sobrang apektado po etong semester Daryl Yap sa na-share na post. Actually, kaniyang post. Post ni Mr. Daryl Yap na shinare ng isang netizen. Sabi nung netizen, etong post na ito ni Mr. Daryl Yap ay isang scripted. May kaya pala, pinagbibenta pa nanay niya. Okay. Ano ba yon? Ano ba tong post na ito ni Mr. Daryl Yap? Eto kasi yung picture ni Miss Juliana. Siguro ay kilala natin, na nagbebenta ng pares. Sa tingin ko, ito ay sa Pasay dahil ang pagkakaalam ko, taga-Pasay si Juliana. So, yun, ako rin ay taga-Pasay, pero ngayon nga ay madalas dito sa province. Bakit apektado si Mr. Daryl Yap? Yun nga, sabi netong netizen, scripted. Ang sabi kasi ni Mr. Daryl Yap, may sariling sasakyan, may sariling condo, may sariling munting negosyo si Juliana. Pero hindi daw niya matiis ang kanyang magulang, kaya pumupunta doon sa negosyo na Pares. So nakita doon, pinicturean si Juliana. Inspiring sana yung ganong story. Dahil totoo yun, posibleng mangyari na kahit meron ka ng buhay as bilang anak, yung magulang mo ayaw iwan yung nakagawi ang trabaho. Kaya lang kasi, ang pagkakaalam ko, hindi naman talaga yon ang kinamulatan trabaho ng nanay ni Juliana, yung pagbibenta ng pares. Baka nga kailan-kailan lang yun eh. Hindi rin po kapanipaniwala. Okay. Hindi rin kapanipaniwala na yun nga, sabi niya itong direktor ay hindi daw mapigilan yung magulang na magbenta. Pero hindi naman daw, or parang ini-insinuate, or sinasabi dito na hindi naman kailangan ni Juliana na magtrabaho nga doon dahil may sariling sasakyan, kondo, at negosyo pang iba. In terms of money, hindi na kailangan na magtrabaho. So okay na sana yung picture na kumalat. Okay na talaga sana, nakaka-inspire yun. Dahil gusto mong tulungan yung magulang mo na ayaw bitawan yung kuno ay kanyang dati na gawi. Kaya lang kasi, ba't kailangan mo pang magyabang? I mean, netong si Mr. Daryl Yap, kailangan mo pang banggitin yung sasakyan, kondo, at kung ano-ano pa. Ayan tuloy, inisip ng mga netizens na scripted yung kanyang post na yon. So eto, apektado dahil nice script daw, tunay na buhay po yan. Yes, totoo, tunay na buhay na nagbebenta talaga siya ng mami or pares doon sa picture. Totoong nangyayari yan. Okay? Kaya lang kasi, bakit kailangan banggitin yung mga sasakyan ni Juliana? Kondo. Tapos na andun, makikita mo. Ano yun, palabas? Okay. Sabi niya, ako nga may lola, lahat ng anak niya titulado, gusto pa rin manahi, magtinda sa palengke. Okay, meron talagang ganon. Alright? Meron talaga pong ganon. Lalo't nakasanayan at yun ang dating trabaho at dating ginagawa ng magulang. Ang tanong kasi uulitin ko, yun ba ang dating ginagawa ng magulang ni Juliana? Marami na rin kasing signs. Marami na rin issues na makikita mo na gipit at nangangailangan si Juliana. Ano po yun? Yung attempt niya na ibenta yung kanyang mga korona na napanalunan sa Miss Q&A. Isa yung dahilan para isipin ng marami na baka nga nagigipit. Diba? Kasi kung talagang pinahalagahan mo yung simbolo ng iyong panalo, hindi talaga or hindi mo yun tatangkaing ibenta. Ito kasi yung mga pilit na elite. Alright, ang pinatutungkulan na itong si Mr. Daryl Yap ay ang mga kakamping kakapanggap na mayaman. Wala po dito nagpapanggap na mayaman. Okay? Baka nga kayo po ang nagpapanggap na mayaman. Parang itong si Mr. Daryl Yap ang naging instrument para magpanggap na mayaman si Miss Juliana. Yung pala ay nasa Parisan. Walang ganon. Hindi rin po pinagtatawanan ng mga netizens ng mga kakamping yung picture na yon. Okay. Sabi, di na nila danas yung may kasama kang matanda sa buhay mo na laging sinasabing magkakasakit ako pag wala akong ginagawa. Totoo. Pero maraming pwedeng gawin kesa magtinda ng mami. Siguro naman, abay kahit ako, kung ako'y tumanda at yung anak ko ay bigyan ako ng gagawin na pwedeng pagkaabalahan ko na ibang bagay, mas matutuwa ako.
kesa naman magtinda, magpainit, magpaulan sa tindahan ng Parisan. Ayokong maging pabigat, ayokong nakasandal. Ganun daw ang rason ng mga magulang. Totoo yun, may mga ganung magulang talaga. Parang nanghihina ako pag di ako nagtatrabaho. Wala kasi kayong makulit na nanay o lola. Anong wala? Talaga lang. Hindi naman, hindi kayo lang. Hindi lang kayo, Mr. Daryl Yap, Mr. Juliana, yung ganyang, may ganyang istorya. Totoo yun, nakaka-inspire sana. Kaya lang kasi bakit kailangan magyabang? May sarili daw sasakyan, condo at kung ano-ano pa. Doon kayo nagka-problema. Okay? Yun lang. Matindi, no? Pinagtawanan daw. Wala ni isa na pinagtatawanan yung picture na yun ni Miss Juliana. Nagtataka lang sa nagtataka ang mga netizens dahil yung mga press release mo nga, Mr. Daryl Yap, press release din ito si Miss Juliana mismo kung mag-flex ng kung ano-anong meron. Tapos ganito ang makikita. Hindi maganda. Hindi yung tipong yung script niyo po ay hindi umobra, hindi nag-work.